So for today's video ay gagawa tayo ng 3 AM challenge kung saan ay susubukan natin ang isa sa napakadelikadong paranormal game na sa paglalaro nito ay maaaring kumitil ng buhay. Shit, biglang namatay. Ito, ano na? Parang may pag-upan. Okay guys, so for today's video ay gagawa ulit tayo ng isang paranormal game. And yung paranormal game na to ay tinatawag na 11 miles. Sa paranormal game na ito ay kailangan mong pumunta sa isang road kung saan sisimulan mo ang ritual para tumawag ng demonyo. Pagkatapos nito ay kailangan mong tumakbo ng hanggang 11 miles hanggang sa makarating ka sa destinasyon mo. Sa larong to ay hahabulin ka ng demonyong tinawag mo, pero kapag hindi ka nahabol ng demonyo ay matutupad ang iyong kahilingan. Napakadelikado ng larong ito dahil pipigilan ka ng demonyo na makapunta sa destinasyon mo at maaaring ikasawi mo ang larong ito. Okay, so ngayon is lalabas ako. Saktong 3 a.m. ngayon. So ito yung, ayan, 3 a.m. Pag 3 a.m. kasi, yun yung witching hour or the devil's hour. Ito yung perfect time para mag-call ng spirit or ng entity para malaro natin yung paranormal game. So ito, nagre-ready na ako and lalabas na tayo maya-maya para sakto na 3 a.m. pa rin. And pupunta na tayo dun sa road kung saan ko sisimulan yung paranormal game. Dito ay naghanda na ako sa aking pagbiyahe na pagdesisyonan ko na doon na lang sa malapit na haunted road dito sa amin, doon ko na lang gagawin ang ritual, lalo pat walang masyadong tao. Okay, so dito guys, dito ko napili na gawin yung seance kasi ito yung dati naming pinuntahan na haunted din. Nag-overnight kami dito noon. Kung natatandaan niyo yung vlog ko na haunted na woods na parang forest, dito yon yung street na to kasi dito yung may mga paranormal activities talaga, tapos marami talaga na didisgrasya dito. So kung gagawin natin yung paranormal game, dito yung best na area. So ito, i-ready ko lang yung mga gamit ko kasi parang magtitirik tayo ng isang kandila dito sa may street, tapos dun natin sasabihin yung desires natin and dun na magsisimula yung paranormal game. So ito, pakita ko sa inyo kasi ayan. So dito yun, oh. Ito, dito yung road na yon na sinasabi nila na haunted daw. Ayan. Tapos ito, dahil magsisimula na tayo, ipapakita ko sa inyo yung odo kasi para makita natin yung tinakbo natin. So ang start niya is 2,480. Buti na lang full tank tayo kasi kakailanganin natin yan dahil ang 11 miles is 17 kilometers. So kailangan natin na maka 17 kilometers. Ito yung road. Itong place na to, napakarami talagang mga pagpaparamdam, mga entities, lalo na dito sa part na to. So ayan, dito ko na lang gagawin yung seance. Dahil sa dulo ng game na to is kung umuwi ka mong buhay, kung natapos mo itong game na to and walang nangyari sa'yo, magkakaroon ka ng one wish and pwede niyang i-grant yun. So dito na natin sisimulan. Dito na lang siguro ako mag-seance. So ilagay ko lang sa stand yung phone. Magtirik na ako ng candle and i-start ko na siya. Itong game na to, dahil nga sa dapat mag-isa ka lang talaga, so wala akong kasama ngayon. So sariling sikap talaga sa lahat ng pag-setup, ganun. So ito, isatap ko lang, nandiyan yung motor. Dahil nga sa mag-isa lang ako, parang medyo kinakabahan ako na gawin to. Pero ayan, ito na yung candle. Black candle yung ginamit ko kasi ito kasi yung ginagamit talaga nila, lalo na sa mga witchcraft. Ito yung ginagawa nila para mag-call ng entity or ng spirits. So black candle yung gagamitin natin. Ititiri ko na yung candle dyan. Ngayon ay sinimulan ko ng sindihan ng kandila at pagkatapos nito ay itutuloy ko na ang ritual. Sa ritual na to ay magtatawag ka ng spirits at pagkatapos nun ay sasabihin mo na kung ano man yung wini-wish mo or yung mga kahilingan mo. Pagkatapos mong gawin ang ritual ay simula na ng laro at kailangan mo nang tumakbo ng 11 miles. So dito, ipuputulin ko na rin yung candle. Ayan. Actually, kahit yung mismong road na to, nakakatakot siya. Alam mo yung, ito rin yung na-feel namin noon, nung time na nag-stay kami dito, nag-overnight kami, ang bigat talaga ng pakiramdam dito sa lugar na to. Ngayon palang kinakabahan na ako.
So yan, nag-start na yung game. And nakakakaba. Sana buhay pa ako mamaya. Ayun, so dahil nag-start na yung game, kailangan na nating tumakbo ng 11 miles or 17 kilometers. So, ngayon is pupunta dun sa may Asinggan kasi yun yung medyo malayo yung daan. Kailangan kasi na tuloy-tuloy. Pag nag-start na yung ano, yung pag-andar, ang sabi nila, dun na magsisimula, nahahabulin ka nung demon. Hindi ka pwedeng magpatugtog, hindi ka pwedeng mag-phone. Dapat mong bilisan para hindi ka mahabol nung demonyo. Actually, hindi ko rin alam kung anong mangyayari kapag nahabol ka. Ayoko ma-figure out kung anong mangyayari. Bibilisan ko na lang yung takbo hanggang makahabol ako sa 11 miles. Mag-iingat naman ako. Tapos, ito, may helmet naman ako para safe tayo. Ang sabi nila is, pwede ka daw magpahinga. Nakakatakot din naman kung mag-stop ka kasi baka mahabol ka nga nung demon. Ito na. Mag-start na tayo. Dito ay sinimulan ko ng magbiyahe, ngunit nasa kalagitnaan pa lamang ako ng laro, ay nagkakaroon na ako ng problema dahil namamatay sindi yung motor na ginagamit ko. Medyo kinakabahan na ako dito dahil naramdaman ko rin na parang bumigat yung motor na para bang may angkas ako sa likod ko. Shit. Shit. Ano to? Uy. Shit, biglang namatay. Wait lang. Guys, ano, namatay yung motor. Kanina pa to nangyayari eh. Parang dalawang beses na. Pero ito kasi is, nakakatakot kasi nandito ako sa gitna ng daan. Tapos wala talagang kabahay-bahay dito. Kasi nandito ako sa may parang, ano bang tawag dito? Parang bypass ata yun. Wait lang. Subukan kong i-kickstart kasi... Ano ba yan? Hindi siya umaandar eh. Ayan. Ano ba yan? Shibon, wait lang. Bilis. Wait lang. Puta ka na, parang may pumakal. Ang sabi sa laro ay habang nagbibiyahe ka ay makakakita ka ng mga senyales. At sa kalagitnaan ng biyahe ko ay nakita ko ito. May nakita akong sign. And nakakalungkot yung sign na nakita ko kasi dito sa part na to, ayan. Sa gilid ng daan ay may nakita akong nasagasaan na pusa. Actually, napaka-pangit to na sign. Kasi bad omen yun, pangit na pangitain kapag may makikita kang death sa daan. So, sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako dito. Pero sige, magpatuloy tayo dun sa game. Kasi parang nakalahati ko pa lang. So, ituloy-tuloy ko na.
nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Medyo paliwanag na rin dahil mag-uumaga na, kaya't binilisan ko ang aking pagpapatakbo. At sa wakas nga ay nakarating na rin ako sa aking destinasyon at natapos ko na rin ang laro. Yay! Oh my gosh! Yay! Tapos na! Ito na yung order natin. Natapos na tayo. Yay! Magkape muna tayo, Diyos ko. Kasi pagod na ako. Nandito ako sa 7-Eleven na Singgan. Ang saya ko, natapos na. Medyo napuyit na rin ako. Tapos medyo pagod ako kasi ang layo ng nilakbay ko. Dahil sa natapos na natin yung game, yun nga kagaya nung rule ng game na kung natalo mo at hindi ka naabutan nung demon, magkakaroon ka ng wish and yung wish na yon ay matutupad. So yun, matutupad yung finish ko doon. Ay! Nag-start ako ng mga 3:40 and now is 6 a.m. na. Ayan, nakikita nyo, paliwanag na. So ito, uuwi na muna ako and doon ko na sa bahay kikwento sa inyo lahat ng details, lahat ng mga na-experience ko sa daan as in, oh my gosh. So ito, uuwi muna ako and doon ko na lang sa inyo chichika yung full details nung time na ginagawa ko yung game. Okay, so yan guys, nakauwi na ako and ngayon is 6:30 na. Sa wakas, natapos na rin yung game. Nakakapagod nga lang siya dahil babiyahe ka pa ng 17 kilometers. Ayun nga, dahil sa hindi naman tayo nahabol ng demon, matutupad yung wish na hiniling natin nung nag-start yung game. Nakakatakot lang talaga, talagang nung kalagitnaan ng game, doon na ako kinabahan kasi ang dami ko nang nararamdaman, ang dami ko nang na-experience. Nung first, parang wala lang naman, pero hindi ko maintindihan kung bakit parang habang dire-diretso yung biyahe, parang pabigat ng pabigat yung pakiramdam ko. Tapos, meron pa yung time na may nadaanan ako na matandang babae. Akala ko parang normal lang siya na tao, pero nung tinignan ko sa side mirror, parang bigla siyang nawala. Hindi ko na siya nakita. Doon sa street na yon kung saan ko din siya nakita, doon namatay yung motor kanina. Talagang kabado na ako kanina nung patay sindi yung motor kasi yung mga iba din na gumawa at naglaro ng paranormal game na to, ganun din daw yung mga experiences nila. Biglang namamatay yung sasakyan or yung motor na gamit nila. So yun din yung na-experience ko. Bigla siyang parang nagpapatay sindi. Kinabahan pa ako nun kasi ramdam ko na parang may humahabol talaga din sa akin. Iba eh, may parang masamang feeling ako. Tapos dumagdag pa yung nakita kong patay na pusa dun sa daan. Actually, masamang pangitain yun eh. Kapag may nakikita kang patay na animal or pusa or aso sa daan. Kasi sign of death daw yun. Mas lalo akong kinabahan kasi hindi ko alam kung parang naabutan na ba ako or malapit na ba sa akin yung demon. Tapos nag-ingat na lang ako kasi isa pa, galing din ako ng aksidente. So medyo kabado talaga ako. Kaya maingat na maingat talaga akong nagda-drive. Ang bagal nga lang ng patakbo ko eh. Pero at least natapos na yung game. Ang dami kong creepy na experience. Tapos siguro ko talagang malakas din yung demon na natawag ko kasi dun nga sa pinagsimulan ko ng game, kung saan ako nag-start at naglagay ng candle, dun talaga yung parang madaming mga aksidenteng nangyayari. Tapos may demon na kumukuha ng buhay dun sa may arko. Guys, medyo delikado yung ginawa ko. Lalo pa ginawa ko tong paranormal game na nakamotor lang ako. Para sa akin, wag nyo na lang tong gawing game kasi iba to sa mga paranormal games na nilalaro ko. Advice ko lang na wag nyo na lang gawin tong paranormal game na to. Mas malayong delikado tong larong to dahil nga sa nasa daan ka, hindi talaga siya safe. Hindi mo rin kasi sigurado kung at the end of the game, buhay ka pa nun kasi may humahabol na demon sa'yo. So yun guys, thank you sa pagsama sa akin. Thank you for watching this video. Don't forget to share this video with your friends and also subscribe to my channel for more videos. Thank you guys so much and I'll see you on my next vlog. Bye! Alam na, mamaos na ako. Alamig kasi sa daan. Bye! Oh!